suportahan ng mga charity vloggers, Kalinga Reactors, nakatuwang sa programa ni Kuya Val Santos Matubang. I-subscribe ang kanilang mga YouTube channel. Please subscribe. Ito Money Vlog. O yun po, no? Talagang grabe po pala ang pinagdaraanan ng nanay ni Trixie, ano po? At nagkwento nga po siya at talagang nakakaawa po yung sitwasyon ng kanyang ina, ano po. Papanoorin po natin yung video at bibigyan po natin ng konting reaction. Pero bago po yan, ako muna po ay bumabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Saan ma kayo ng panig ng mundo naroroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Tuloy lang po natin suportahan sila, Kuya Val Santos Matubang, Kalinga Prab at Ated na Vlog. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. O ito po, no, yung video na kung saan ay talagang grabe pala yung pinagdaanan ng nanay ni Trixie, ano? At ito po ay nagkwento kay Ruel Malalag. Ang kabuuan po ng video ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Ruel Malalag. Ano po, suportahan po natin si Ruel Malalag. Ito po ay isang napakagaling na charity vlogger. Kumusta yung pagkaramdam niya? Hindi ko pa alam, bantay ako dito sa mga bata. Wala namang contact doon, sino si papa mo? Ano na, naano lang kapag may ano, may... May kukunin dito? Oo. Nung time na yun, sabi ko kay papa, masaan ka pa? Sabi niya, masundo kay mama mo. Tapos ang bilis niya magpatakbo ng motor kasi yun pala may sakit. Tapos ayun, pagdating dito, na namimilipit sa sakit, nag-iiyak. Tapos hindi niya talaga nakakayanan. Tapos nung ano, nung bumibili kami ng gamot ni mama sa may probinsyal, hindi ko alam na dumating si Kuya Ian. Tapos nagtawag na si papa na ano, umuwi na daw kami at i-admit na daw si mama sa ospital. Tapos edi yun, nagmadali kami kuya na umuwi dito. Tapos nakita ko, sinasakay si mama sa kotse. Tapos sabi ko, kaninang kotse yun? Sabi ni Laian, ano si Kuya Ian? Sabi ko, wait lang, masama ako. Tapos ayun na, sobrang namimilipit si mama. Talagang nagwawala siya sa sakit. Naawa ko kay mama habang nasa kotse kami. Kaya sabi niya, gusto niya na daw magpahinga habang buhay. Yun, ano. Sabi ko, wag, mahirap mawala ng ano. Kasi ano, mahirap mawala ng nanay. Kagaya nila rin siya. Kasi ranas nila rin siya nila iya na mawala ng nanay. Kasi kahit alam niya may sakit siya, nagtatrabaho pa rin siya para ay pang-araw-araw kami panggastos dito. Kahit na anong sabihin kay mama na tumigil ka na dyan. Pero ayaw niya kasi. Gusto niya may pandagdag na ano, pagkasus. Dala na ngayon ang laki ng bahay, kaya kailangan magsumikap lalo kasi pambayad ko rin. Ganun. Tapos mga araw-araw, pambayad sa utang. Tapos kapag may need sila, yun siya, gano'n. Yun po. Yun po yung pinamasal na. Hanggang hindi niya napigilan yung kanyang emosyon po mga kanyang. Kasi pinag-usapan dito yung kanyang mama, no? At mabuti naman ngayon, medyo okay-okay na daw, no? Kasi nakadalaw din kami kahapon, kami ni Rachel. And nakausap na po niya si tita niya. And so ayun, talagang pag-pray po natin yung ano po, no, fast recovery po ng kanyang mama, no? Ipagsasali po natin sa mga dasal po natin. Nagbantay ka. Ayun po, no, at dito nga po ay nagkwento itong si Trixie, ano, dito kay Ruel Malalag, ano po. At talagang yun nga po, no, sabi niya po ay namimilipit sa sakit yung kanyang ina. Dati po ay talagang naikwento na nga po nito nila Trixie at nung kanyang ina na nagkaroon po siya ng sakit, ano, at yun nga po, no, parang meron po siyang sakit na hindi naman po niya sinabi kung ano yun, ano, at ang maaaring ito po ay sumumpong uli, ano, at yun nga po, no, buti na lang at nandoon po nung panahon na yon si Ian Ramirez, ano po. Pero ito daw po ay inabutan ng sumpong parang doon sa kanyang trabaho, ano? At sinundo po nung kanyang asawa. At pagdating nga po ng bahay, eh yun nga po, no? Tama-tama dumating naman po si Ian Ramirez. At si Ian Ramirez siguro nag-desisyon na rin na
dalhin po sa ospital itong nanay ni Trixie kasi nga, eh, yun na nga, namimilipit na po sa sakit, ano. At yun din po ang kwento ni Trixie, ano, na talagang yung kanyang ina daw ay hirap na hirap. Noong panahon na yun, at talagang nagsabi na nga daw po na gusto na niyang mamahinga ng tuluyan. Ako po, eh mahirap po yun, yung mga ganun, ano. At buti lang sabi ni Trixie na mahirap mawala ng ina, ano. Totoo po yun, ano, mahirap mawala ng isang ina. Kasi siyempre, yung ina po ay talagang lagi pong naandyan para po sa pag-aasikaso sa mga anak, ano. Lagi po siyang dumaramay sa kanyang mga anak. At ito nga pong ina ni Trixie, ay lagi pong nagtatrabaho para po meron po silang pang-araw-araw na pagkain, ano. Siyempre, ganun din po yung kanyang ama na isang tricycle driver. Eh, patuloy din po sa paghahanap buhay. Kaya sabi po ni Trixie, napakahirap daw po mawala ng isang ina. At tayo na nga po, no, mahagulhul siya ng iyak, ano, napayak po siya habang siya ay nagkikwento kay Roel Malalag. Kaya nakakaawa, ano, sabi po ni Roel Malalag, eh, isama po daw natin sa pagpipray ito pong nanay ni Trixie, ano, na ito ay gumaling na, ano po. Yun po, no, wala naman po imposible talaga sa pananalangin, ano. Kung sama-sama po tayong mananalangin, para po dito sa ina ni Trixie, eh mas mapapadali ang kanyang paggaling, ano. Siyempre, kundi yung mga doktor, ano, na ginagamit ng Panginoon ng instrumento para si yung nanay ni Trixie, eh, mabigyan ng tamang gamot, ano, para sa kanyang sakit, ano po. Yun po, no, maraming salamat po sa inyong lahat. At tuloy lang po natin suportahan Roel Malalag, ano po, Kalinga Prab, Kuya Bar Santos Matubang, at ang Ate Edna Vlog. Ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.